analysis. He was never and will never be a terrorist. So please remove him from the list of terrorists. Sinasabi ng lahat, maraming kaaway ni Jonah na siya po daw ay terorista sapagkat daw siya ang nagpasimuno ng pagbobomba sa Plaza Miranda. Mayat maya, sinasabi ang tuwing anibersaryo ng Plaza Miranda, siya daw ang pasimuno ng pagbobomba doon. Sinasabi rin ng mga kalaban at kaaway ni Joma na siya daw ang mga pinuno at siya daw nag-order ng mga patayan ng mga miyembro daw ng Communist Party of the Philippines at New People's Army noong 2003 at saka 2004. At hindi lang yan, sinangkot din ang ibang mga mas leader ng mga progresibong mga organisasyon. At ang pinakahuli po, sinasabi ng mga kaaway at kalaban niya, siya daw ho ang nag-order ng pagpatay ng dalawang intelligence agents na si Romulo Quintanar at Arturo Tabara. Lahat ho ay sinasabi, siya daw ho nagpasimuna ng lahat ng pagpatayan na yan, pagpapatay. At therefore, dapat bansagan siya na terorista at therefore, ilagay siya sa listahan ng mga terorista, kasama ng mga terorista talaga. Ngunit, sa magandang maraming pagkakataon, lahat ng mga korte, including the Manila Prosecutor's Office in 1994, declared sheer speculation ng mga police at mga intelligence officers na si Jomada ang nag-order ng pagpabomba ng Plaza Miranda. Galing yan mismo sa mga abogado at mga opisyales ng Manila Prosecutors in March 1994. Yan po ay hindi ayaw basahin ng mga taga-gobyerno, ayaw basahin ng mga CIA at mga US. Dahil alam nila ang katotohanan na hindi siya ang nag-order. Walang katotohanan yan, sheer speculation. Ikalawa, siya daw ang nag-order ng mga pagpatay ng mga Partido Komunista Pilipinas, mga miyembro daw niyan, noong 2003-2004, kasama na raw sila Cabel Tran, sila Saturo Campo, sila Lisa Masa at marami pang mga leader. Sinabi ho ng Korte Suprema sa pamumuno ni Renato Puno, sinasabi null and void lahat yan. Walang katotohanan yan. Sinabi ng Korte Suprema mismo, ito lang mga ilang taon, na po at pinagalitan pa si Raul Gonzalez, Department Secretary of Justice, ikaw ay namumulitika, ginagawa mong politika itong pagpapansag kay Joma at mga progresibong leader bilang terorista. Pinagalitan ba dyan si Gonzalez? Kaya mismo, galing sa Supreme Court, null and void, and all the other evidences are very flimsy, non-substantive. Ikatatlo, sinabi ng mga kalaban at kaaway ni Joma, siya daw ang nag-order ng pagpatay mula sa Netherlands ng dalawang intelligence agents na si Romulo Quintanar at Arturo Tabara. Ano ang sinabi? At hindi pa yan, bago ko malimutan, pinalungkog ng Dutch government ang mga files ng National Democratic Front Office, ang mga bahay ng mga nila Joma at iba pa. Pinalungkog lahat ang mga files nila at binasa lahat ang files. Ano ang sabi ng Dutch District Court of The Hague? Sinabi nila, walang evidence to prove. No sufficient evidence to prove that Joma ordered the killing of these two intelligence agents. Ang ibig sabihin mula sa mga independent-minded mga opisyales na mga korteng ito, wala silang makuha ebidensya, binasa na lahat ang files, kinuha na lahat ang mga testigo. Kaya bakit pa rin siya binabansagan na terorista? Dahil siya po ay lumalaban sa imperialismo. Marami magsasalita dito mamaya para mas malalong ipalawig ito. Siya po ang nagsasabi na sa lahat ng kalokohan ng gobyernong ito laban sa ating mga progresibong hanay. Siya po ang nagbibigay ng maraming pagsusuri kung bakit ginagawa ito ni Gloria. Sapagkat ang terorismo nangyayari sa
bansa, kasama na dyan ang mga medyang pinagpapatay dito sa Maguindanao, ay sa framework ng US imperialism. Imperialismo, nagsasabi mismo na dapat ang mga warlord na yan ay dapat nandiyan panatilihin sila. Sapagkat ang mga warlord na yan, ang siyang umipigil na lumaban ang mga mamamayang Pilipino. Kaya tama ang sinasabi natin kanina sa ating chanting, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Sa gitna ng maraming pinagpapaslang sa Maguindanao, lumalaban, nagagalit ngayon ang media sa nangyaring pagpatay sa kanilang hanay. Pero ituro natin, ang sanhi ng lahat ng terorismong yan ay ang imperialismong Estados Unidos, hindi si Joma. Joma was never a terrorist. He was a peace-loving individual. At marami siyang mga pribileyo, mga karapatan na hindi niya ma-enjoy dahil binabansa na siyang terorista. Ang pinakamasakit ho dyan, ang kanyang karapatan mabuhay bilang tao. Sapagkat bilang kasama dyan sa left terrorist list, siya po ay posibleng atakihin, siya po ay posibleng patayin sa ngalan ng terorismo. At habang nandyan ang ganyang parusa sa kanyang ulo, siya po ay hindi makakatulog ng mahimbing. Lahat ng mga karapatan niya bilang refugee ng Netherlands government, hindi binibigay sa kanya. Wala siyang subsidyo, wala siyang perang nakukuha mula sa Estado. Hindi siya pwede magturo, bawal sa kanya maghanap buhay. Saan mo naman pupunta ang ganyang tao? Hindi siya pinauwi sa Pilipinas, pero binigyan naman siya ng refugee status. So saan siya pupunta? Ngunit si Joma po ay tuloy-tuloy ang kanyang laban. Kaya tama rin ang ating chanting, tuloy ang laban, Joma. Sa ating mga inspirasyon din, tayo nagbibigay sa kanya ng lakas loob upang labanan ang imperialismo, ang terorismo ng Estado, ang korupsyon nito, at iba pang mga kasalanan ng rehimeng ito. Kaya sa umagang ito, ulitin po namin, alisin ang pangalan ni Joma sa listahan ng mga terorista sa mundo dahil mismo ang mga korte sa Pilipinas, ang Manila Prosecutor's Office in 1994, ang Supreme Court in 2008, at ang Council of the European Union nito lang, September 30, 2009, sinasabi nilang lahat, walang ebidensya to prove that Joma is a terrorist, at order siya ng mga pagpatay. At ituloy po natin ang ating laban para kay Joma, para matanggal ang kanyang pangalan, at nananawagan kami sa Dutch people to criticize your own government. Tahimik ang Dutch government sa pagpuna kay Gloria dito sa pagpatay ng mga media people sa Maguindanao. Tahimik ang Dutch government dyan. Tahimik siya sa terorismo ni Gloria. Ngunit ang ibang embassy ay nagsasalita na, ngunit ang Dutch government, ang Dutch embassy, wala kayong marinig. Hindi nila kinokondena si Gloria. Ang ginigipit nila si Joma. Anong klase kayo mga gobyerno? The Dutch government, mga mamamayan na nakikinig po sa amin, tandaan nyo, yumayaman ang Dutch government dahil sa atin, sa papaanong paraan. Tayo po ay bumibili ng Royal Dutch Shell ang kanilang mga gasolina. Ang Royal Dutch Shell ay isa sa pinakamalaking negosyo ng Dutch government. Yun ang ating mga driver, ito ang ating mamamayan ng durusa dahil sa kamahalan ng gasolina. Ituro natin yan sa Dutch government. Maraming pakinabang ang Dutch government sa mamamayang Pilipino, ngunit hindi nila kinokondena ang mga teroristang kagaya ni Gloria at mga ampatuan na yan. Kaya panawagan namin, tanggalin ang pangalan niya. Tayo naman ipaglaban ang kanyang interes, tuloy-tuloy ang ating mga pagkilos at sa iba't ibang mga embassy sa buong mundo, dapat sila rin ay malampag para mapilitan tanggalin ang pangalan niya, hindi lamang sa Netherlands, kundi rin sa Council of the European Union at sa iba pa pong mga bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay tayong lahat.